Matapos ang kanilang silver medal finish sa FIBA Asia Championship, pinaghahandaan na po ang gusto ng Gilas Pilipinas ang FIBA World Championship na gaganapin sa Spain sa susunod na taon. Bukod po sa Pilipinas, pasok din sa FIBA World Cup ang Iran at South Korea. Lubos naman ang pasasalamat ng mga miyembro ng national team sa suportang ipinakita ng sambayan ng Pilipino. Narito ang report. Tanungin ng mga miyembro ng Gilas Pilipinas, masaya at kontento na sila sa kinainat na ng kanilang laban kontra sa koponan ng Iran. Sa panayam ni Jessica So sa State of the Nation sa GMA News TV, aminado ang tatlo sa mga miyembro ng national team na sa unang quarter pa lang dehado ng ating koponan. Hindi lang ho kasi sila matangkad, malakas pa po sila. So, mahirap po, lalo sa mahirap i-box out. Tapos kahit na malakas po ako tumalon, parang mas mabilis po niya nakukuha yung bola. Ang best game niyo daw talaga yung against South Korea. Ayun talaga yung talagang best game namin sa South Korea kasi ayun yung talagang pinakakinuna namin na ano. Kasi pag nanalo tayo dito, sure na tayo sa world. Mas ramdam raw nilang pressure sa kanilang naging sagupaan kontra South Korea. Yun kasi ang laban na magdidikta kung mararating ba nila ang FIBA World Championship sa Espanya sa susunod na taon. Ang pagkaka-injure ni Marcus Doubtkit ang isa sa mga tinitingnang dahilan para manghina ang Gilas Pilipinas sa gold medal match. Pantapat raw kasi sana nila sa mga higante ng Iran si Marcus. Gayunman may advantage yun naman daw ang pagiging kulang sa katangkaran. Hindi naman po kasi may advantage din naman eh. For me, yung quickness ko, parang yun yung advantage ko. And at the same time, madali ko silang malulusutan kasi maliit ako and then sila matangkad. Napatunayan naman po natin na kahit malaki yung kalaban natin, lumalaban naman. Malaking tulong rin ang mga Pilipino na sumuporta at nanood. Ayon kay Coach Chot Reyes, pag-aaralan nilang mabuti ang magiging takbo ng kanilang pag-iensayo para sa FIBA World Championship. The team should start practicing as early as possible. Kasi ibang klase ang competition dyan. Well, wala naman kaming ilusyon na mananalo kami ng championship sa World Cup. Pero hopefully, kung makalusot tayo to the second round, napakalaking karangalan na yun. Ngayong tapos na ang FIBA Asia Championship, babalik na muna ang mga manlalaro sa kani-kanilang team sa PBA na magsisimula na bukas. Para sa unang balita, Von Aquino reporting.